Binabati namin kayong magandang araw mula dito sa bundok Isarog, mga mahal naming mga manonood. Ngayon, nais naming ibahagi sa inyo ang isa sa aming pinakamahalaga, pinakaluma na tradisyon na sining. Ang pinagmulan at kung paano ginawa ang aming pananamit galing sa kalikasan bago po dumating ang mga dayuhan. Ito ang aming damit mula sa mga balat ng kahoy. Sa panahong ito, ang moda sa pananamit ay kabilang sa isang napakamaunlad na negosyo sa buong mundo. Ang maging mahilig at sunod-sunuran sa uso ng pananamit ay malimit hindi lang sa mga kabataan, subalit gayon din sa mga matatanda, babae man o lalaki sa buong mundo. Tulad ng alam nating lahat, ang moda ay palipas-lipas lang. Ilang beses itong paulit-ulit na lumilipas at bumabalik din pagkatapos ng isang dekada. Ito ay totoo, hindi lamang sa mga maunlad na bansa, subalit dito din sa Pilipinas. Buhat sa aming kasaysayan bago dumating ang unang dayuhan dito sa Pilipinas, ang iba't ibang mga tribo sa bansa ay may natatangi ng kasuotan. Sa may mga matataas na antas o katungkulan, ang mga lalaki ay nakasuot na din ng pantalon, walang pangtaas na damit. Habang ang mga kababaihan ay suot ang parang balabal na may palamuting mga makukulay na parang kwentas. Gayon din, ang aming makasaysayang barong Tagalog na nagmulang kasuotan ng mga Tagalog sa Luzon hanggang sa kasalukuyang panahon, ito ang formal na kasuotan ng mga kalalakihan dito sa ating bansa. Habang po ang mga babaeng Tagalog at Bisaya ay kilala sa suot nilang saya. Ang barong Tagalog at saya ay gawa sa manipis at makinis na hibla ng pinya, na kilala sa tawag bilang pinya. Ang mga nasabing kasuotan ay kasuotan lamang noong mga piling-pili at nakaangat at kilala sa matataas na lipunan. Samantala, ang mga taong mabababa ang antas sa lipunan ay suot ang damit mula sa balat ng kahoy. Ang G-string o bahag ay suot ng mga kalalakihan habang isang payak na tapis ang suot ng mga kababaihan. Samantalang noon, ang mga mauunlad na rehiyon ng Tagalog at Kabisayaan ay nagtatamasa na ng kanilang luho sa pananamit. Ang mga nasabing kasuotan ay hindi namin alam dito sa bundok Isarog. Sa panahong iyon, kaming mga agta dito ay umiiral pa rin bilang mga ligaw na buhay, nangangaso, nagaani upang mabuhay. Binibigyan namin ng pansin ang aming kaligtasan sa gubat. Kaya't alam namin ang kahalagahan at gamit ng iba't ibang uri ng mga halaman at puno. Alam namin ang paggagamit ng iba't ibang halaman bilang mga gamot, pagkaing mga ugat, bungang kahoy, gayon din ang mapagkukunan ng tubig inumin. Hindi lamang mula sa bukal o ilog, ngunit sa mga puno at baging upang manatiling buhay sa gubat. Gayon din ang mga tanging kahoy na pinagkukuna namin ng balat para sa aming suot na damit noong unang panahon. At ang abaka kung saan ang mga hibla nito
ay hinahabi para sa iba't ibang gamit, gayon din sa aming damit. Ngayon po, gagabayan tayo ni na Pai Andro, ang chieftain ng Sitsulipak, Katagbakan, Gowa, Camarinesur. At si Kuya Sammy na isang IP representative ng Lipak. Siyempre po, nandito din kasama natin si Mamay Binyang at si Mamay Merly na aming mga katribo. Sa mga punong kahoy kung saan pinagkukunan na balat para sa pananamit. Tabo na nga. Hindi. Kikiri ko ang ashtina. Doon. Sabi yung ano. Ang puso lang. Isa ito sa ginagawang damit noong unang panahon. Iyo. Na? Ito po ang tinatawag na tabgon. Tabgon. Yan. Masakiton talaga ang agta. Ta, ilingana ni. Agta nga ni kami sa bukid. Nagikani kami sa bukid. Makoa kaming dibuhon bado. Tamayo na kami binabado. Maubak. Nani, sigilin mo naman dyan. Tangani ka rin makakuha na kita. Badoon pa niyo. Taho, urawan, mainit-init. Baga, balabaladon talaga. Balabaladon talaga. Ta, kung mauran, panong na, manakitan siya ngayon pati. Tugon to sa mahali ang pulot. Tapos, balad-baladon to. Tangani ko kang kasanglian. Taro kita kaninya usbukin ng mga agta. Ber, kung taroy ni madali ni. Madali ni ang taroy. Pag uba kami yung. Kuya na mo sana to. Kuya na. Ayos na. Ayos. Iyon nga pagdi mong harong ang sadayat. Iyo. Oh. Yan may balak pa. Hindi na kayo pandala mo. Aw, ano nan? Ang kayong gataon. Hindi nga ni kapag gatulan. Ako daw asayin mo pa sa gapon. Hawan nga ni kuska uga si go sa isan. Magkapulo pala. Kung dahi tao magsakat, pirde. Paulubong ko siya ng mga dami. Di, di makukuha pag dahi utas igdi. Ha? Pwede man. Doon takon magadan. Ine, hahaplasan sa nanin daga. Tanganing, mag-uli giraray. Ano naman sa ibong? Madali na. Ano naman sa ibong? Okay tong ko. Kukuyan, garuma sana nag-ukit na. Iyo, obak. Aram lola, gugurang. Ay, iyo man talaga, oh. Kuya na. Oh, madali na. Madali na, ma. Obak. Tuwitas pa. Tuwitas lahat. Ang kamot mo din pa. Baka kung manog sampan. Sige. Yan. Yan, sige. Ay, na. Tuwang-tuwang. Matiyan na. Talulula, siguro si lola mo, gulay mo. Ay, iyo na talaga, madali. Oh, yun na. Ay, nahiling na. Igwa pa nagkabit. May tadak-tadak pa man yung lanit-lanit. Yan. Igwa pa nit. Yay, salamat na na. Kutas mang giraray. Di bonin. Bado, natabgon. No, lukotin po nata. Pag abot naman, ubakan ka ni tatutultugon ta. Ang igwa nagtamba doon. Ay, iyo dapat. Malak bang manin maray? Iyo. Tatutultugon nga ni. Kukula.
Kung saan abotan, yasaka ini man ang nirle. Dahil nagpatod pag kuyang nga. Kuyang nga ako, dahil nagpatod. Hmm, yan, yasak na ah. Yan ka. Ang sa ibaba ka, may gasakaan. May gasakaan. Uyan patutan sa uro itaas ang sasamahan. Papay Andro, ano po ba ang iba't ibang uri ng mga puno na pinagkukuna ng magandang balat para gawing damit? Pwede, Bicol. Ang pagkukuhanin anapod sa Bicol, ubakan kahoy. Pirang klase, igwaning tabgo na puti, tabgo na pula, balite, rabas, hanadgong. Kang panahon, ang mga ubak na ini, iyon ang pigagamit mining pangbado. Kan ma-discovery kang negosyante ini saro sa naging pangkabuhayan me, lalong-lalo na igdi sa isarog, ta ini nababakal pang pangborda sa mga bag, pang design sa mga chinelas, kan nagkaigwanan ng lay, nagkatarakot na sa mga katutubo, kaya antigibo me, dahil na kami nagkukuha ka ineta, natatakot na kami sa mga DNR. Yun man lang. Sino po ba ang nagtanim ng mga puno? Ang mga kahoy na pigkukuhaning mga gamit kan mga katutubo sa muyan mga agta, mga indigenous ini bako man ining tanom na tanom kan tawo kusang nagtatambo lalo na duman sa harani sa mga parke kadakol ka ini duman, pero dai man duman nagkukuha ta pigbabawal ang pigkukuha may lang ining igdi sa baba. Dato Andro, ilang taon bago masimulan ng pagkuha ng upak? Ini kay pag durdakula na pwede na, taday man pigkukuha ka, ini ito bagan mga darakula, taday man pwede. Itong saradit lang ang pigkukuha, ta ini nag-uunat ini, minala aro ka ini, minala baon ini ng mga 30 pulgadas. Aro ka ini, dakula na ini, sadit lang paghilingon, pero pag ini ginibo, minadakula ini.
Ano po bang panahon ang pinakamainam sa pag-aani ng balat? Mayong panahon. Kung gusto mong magamit, pwede kang maghanap sa mga, lalo sa mga bukid-bukid, sa may mga tanom ng abaka, niyugan, kadakol inay ko sa inay nagtatambo, nagtutubo. Paano po natin malalaman kung ang puno ay nasa tamang panahon na upang makakuha ng mahusay na balat? Inot, may mayo ning tamang panahon. Ang gigibuhon lang, hanapon itong pagkahugis niya, pag tiko siya, duman sa pigtuturo ang kan tubig, de siya pwede. Kaya po ang hanapon mo itong likod niya na igwas siya ng ura. Ta itong parting nabubulos ang kan tubig, da ito pwedeng kuhon. Ang apod ka ini, kun sa Pandayan, Tupaan, kundi sa Moya, ang apod ka ini, itubagan padatulan siya. Pangronot kang itong ano baga, upakan kahoy. Kaipuhan, tarakip, yun ang proseso. Kaipuhan, tarakip-tapkip ang pagtultog mo, tanganin marunot itong upakan kahoy. Tanganin magis siyang bado. Pag natapos nang ma runot itong gabos na upakang kahoy, yun naman inian sunod. Iyo inian itong nagpapalumhok siya, nagpapalakbang kang itong upakang kahoy. Tapos iyo inian nagpaplansa na nakukuha itong tamang direksyon kang itong upakang kahoy. Yun na ni. Pinaluwas mo ang urat ka ni, maano ini, mabuka. Naglakang mga puta. Ano ah? Kung sarabatan urat, madarasanaan maski may mga lihes. Madarasanaan ang bagaan. Di considering an okay sana ining iglis sana di kung duman sa ano man yung merle gasak tanam kanan yun na bago puta yun na ni anahaman may nabigibuhon may bado yun na ni ang pakalakbam sa gulaba sadit sadit sana ni kasi pag pulpugangon yan, halak bangunan maray. Ako si Alejandro Pagador. Ako ang tribal chieftain igdi sa Samoyang tribo. Ining Samoyang proyektong ini, pitatarabang tabangan mi ini. Saro sa plano mi igdi, magkasararo, tanganin mahaman mi inin sa Moyang proyekto di sa Moyang tribo. Si IP Marsami Gonzales, ang kataid kong tampi sa wala, ang sa Moyang chieftain. Ini ang sa Moyang simpleho na bagay na pigibo saro sa mga kagamitang kan tribo. Na kunsain makukuasa na ini igdi sa pagilid kang isarog, saro siya ning malumhok na kahoy na ang sa iyang ubak iyoan sa muyang ginigibong bahag tapos badok kang kababayihan.
Totoo pong napakapayak ang bahag na gamit noon namin dito sa bundok Isarog kung iahambing sa magarang damit mula sa pinya. Subalit, saan man natin hanapin ang larawan ng katutubong Pilipino, laging makikita natin ang larawan ng mga agta na suot ang bahag mula sa balat ng kahoy. Ang susunod po naming kabanata ay ang mga gamot mula sa mga balat, ugat at bunga ng kahoy na mabisang gamit namin dito sa bundok Isarog. Abangan niyo po. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Salamat po.